magandang umaga sa ating lahat. At happy Lord's Day po sa bawat isa. Yan po. Sabagapatuloy po ng ating pag-aaral sa Bible class. Ngayon po ay darako tayo sa pinamagatang pong The Mandates of the Church, which is the Church Discipline o Discipline. So, sa paninimula po, nais ko po na ilid po tayo muna sa panalangin. Aming Ama, dakila sa lahat, mahabagin at maunawain. Kami nagpapakumbaba sa umaga na ito na kung wala ang iyong grasya at habag ay wala kaming kayang unawain at di na po namin kayang gawin itong mandato mo sa amin bilang simbahan. Panginoon, gamitin mo ako upang magsalita, Panginoon, sa iyong nakasulat sa iyong sa mandato ng iyong iglesia. Ganun din, Panginoon, sa bawat isa sa amin na kapag kami makapagbigay ng mga words na kung saan makapag-edify at makakapagbigay linaw, Panginoon, sa aming mga katanungan mamaya. Panginoon, naway ang pangalan mo lamang ang may taas. Lahat ng gawain simula sa umaga na ito hanggang matapos itong araw na ito. Pinupuri at sinasamba ka namin itong aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. So sa panimula po, meron po tayong mga hands out dyan. So medyo lengthy lang ito. But please bear with me hanggang matapos po natin yung ating lesson. Itong hands out po natin ay, ito po ay galing sa GMA. May nakalagay po ditong preliminary. So, the other mandate's mission is taken up in a separate course on evangelism. So, yung mandato na kung saan ay isa sa mga mandato ng simbahan ay yung mission o evangelism ay hindi po natin tatalakayin. Ang pag-uusapan lang po natin dito is yung mandato inside sa simbahan, which is the church discipline. So, baliktanaw lang po tayo o recap. Last week po, ang pinag-usapan po natin, diniscuss po ni Brother Raymond, yung tinatawag po natin na the marks of the true church. So, kung babaliktanaw po natin, kunin ko lang yung ano natin, lecture note last time. Yun po. So, marks of the true church, meron po siyang dalawang ibinigay sa atin, which is the essential mark, the true preaching and teaching of the word, at yung pangalawa po is tawag po na maintaining marks, which is the lawful administration of the sacrament and the faithful exercise of discipline. So, in summary, para mapatunayan, ang sangsimbahan ay totoong simbahan ng Diyos, kailangan po ito ay nagpipreach ng salita ng Diyos. The word of God, purely. So, the gospel, the unadulterated gospel, yung binabahagi sa bawat simbahan. Ayun po yung essential mark. Kapag wala yon, hindi po natin masabi na ayos ang simbahan. Yung maintaining marks, so pwedeng hindi pa ito visible, pero along the way, after ng ilang generation, kapag ito ay mali, hindi ginaganap, pwedeng pumunta sila from the true church to false church. And the same time, yung sacrament ay hindi pwedeng ikanda kung walang word. So, lagi magkasama yon. Kasama sa maintaining mark, yung tawag na discipline. Kapag walang church discipline ng isang simbahan, nagsimula ito ng true church, and after generation, kapag hindi nila ginagawa ito o wala sila nito along the way, pwede sila mag-apostate. So, maintaining marks yon. Ito yung mag-secure na yung isang simbahan ay hindi mapupuno ng mga unbeliever. O hindi ito magiging simbahan ng mga unbeliever. So, maintaining marks yon. Isa doon ay yung church discipline. At ayun po ang ating pag-uusapan sa umaga na ito. If you have your hands out, so sinabi dito muli na yung evangelism at mission or the mission is separate topic. So nagsimula po yung ating handout galing kay Pastor Noel from the note, corrective discipline is an almost abandoned practice in many evangelical churches today. So yung sinasabi lang po noon yung corrective. May dalawa po kasing uri ng discipline. We have formative at corrective. Yung corrective daw, which is alam natin na hindi, medyo masakit, rebuke, is hindi na masyadong pinapractice sa mga simbahan ngayon. So, you can name all churches na kung saan nalungkot lang kapag meron kang ginawang mali. O merong isang scandalous sin na nangyari. May tinurong mali, heresy. Ay, hayaan mo na lang yan. Love is love. Mamang ganon. So, ang point is, maraming mga simbahan na inabandona na yung church discipline.
Confronting anyone, first bullet, about his sin is always distasteful. Hindi naman talaga masarap kapag nabibigyan na ko-confront yung isang brethren sa kanyang kasalanan. In fact, sabi dito, let alone pass an act of judgment. Then yung pangalawa, failure to discipline is justified on account of not judging your brother. So kapag hindi na po, o kapag hindi ka walang disiplina, di natin nagagampanan yung utos na kung saan panghusga natin. So meron ako mga ninote dito, mga verses sa hands out nyo iwala. Example niyan is John 7:24. Sinabi doon na judge with a righteous judgment. Judge all things. Kung matatagpuan ninyo, in 2 Corinthians naman, an account of we need to judge is to 2 Corinthians 11:1-4. Sinabi doon ni Pablo na judge false spirit and those who preach and teach counterfeit gospel and false doctrine. Ephesians 5 together with 2 Peter, 1 John 4:1, Revelation 2, we need to judge false teachers. 1 John 2:18 to 20, judge false Christian among us. 1 John 2:18 to 20, Proverbs 31:9, Ezekiel 22:22, Leviticus 19:15, we need to judge righteously. Ano po yung sinasabi ko dito? Isa sa mga kailangan gawin ng isang Kristiyano ay mag-judge within the church. But yung judge na yon ay without, hindi siya empty. Meron siyang basihan sa salita ng Diyos. At we need to act righteous. Kasi may mga kumalat before, especially in Matthew 7, na judge not. Tapos-tapos na. Hindi po ganun yon. May context yon. Before you judge, you need to check yourself first. Now, examine yourself. It is not an empty. So sinasabi dito na failure to discipline is justified on account of not judging your brothers. Recall, this is maintaining mark of the church. So maintaining mark siya. So sabi ko kanina, kung wala pa siya sa church, hindi pa yon, siya masasabi na hindi siya true church. Okay? So pwedeng wala pa, hindi pa visible, pero kailangan tumapractice para ma-maintain yung isang simbahan bilang isang tunay na simbahan ng Diyos. It is essential for the well-being of the church over time. Pagbang tumatagal, mas kailanganin to ng simbahan. So without discipline, meron ako note dito, without discipline, the church will ultimately remove its distinction from the world. Kung wala yung pagdidisiplina, wala nang magiging, hindi na magiging antithesis yung simbahan, kundi magiging kamukha na siya ng mundo. Wala nang pagkakaiba. Pag pumunta ako sa concert ng sino man sikat na banda yan, pumunta ako ng simbahan, kung paano yung immorality sa labas ng simbahan, ganun din sa loob ng simbahan, walang pagkakaiba kapag walang church discipline. So, the church discipline is the maintaining the demarcation line between the church and the world. Ito yung magbibigay ng guhit. Ano yung boundary natin sa mundo? Paano masasabi na ito ay simbahan ng Diyos? Paano masasabi na ito ay isang organisasyon na kung saan makamundo lang? So, yung discipline yon. So, it is answered the question, wala dyan, pero in some notes ko, it answered the question, what are the differences of the church and the world? Anong pagkakaiba mo sa mundo? So, without discipline, the other mandates of the church will lose their spirituality and purity. Mawala yung spirituality at purity ng simbahan kapag walang discipline. The more known side of discipline is punitive or punishment for sin. So, kilalang pag sinabing discipline, yung punishment for sin. Pero mamaya, meron tayong formative at corrective. So, basahin ko lamang yung sa Belgic Confession, Faith of Article 29, the marks by which the true church is known, if church discipline is exercised in punishing of sin. The marks by which the true church is known if church discipline is exercised in punishing of sin. According sa Belgic Confession of Faith, Article 29. So napaka-importante ng church discipline sa isang simbahan o panambahan ng Diyos. Point. Discipline is the mandate for maintaining in the church the authenticity of its membership and the purity, credibility of its witnesses. Ito ay mandato sa simbahan upang yung authenticity ng simbahan ay manatili.
Church discipline is one of God's best tools in purifying His church. So, ginagamit ito ng Diyos para ma-purify, ma-sanctify. Hindi lang yung nagkasala, kung hindi pati yung mga believer o yung mga saint na kung saan nakakita nun. Yung discipline, along the way makikita natin na, ah, hindi lang pala yung kini-church discipline yung may epekto sa kanya yun, kundi pati doon sa mga nag-witness, pati doon sa mga miyembro ng simbahan na hindi tinotolerate yung ganitong mga kasalanan. Well, we cannot ignore yung painful process nito. Masakit. At hindi ito kalugod, hindi ito maganda sa feeling ng mga miyembro, pero ito ay makakapag-purify ng simbahan. So, one of the less emphasized features, so may dalawang features ang church discipline. It has a formative or positive aspect. Mamaya, i-breakdown natin yung formative or positive aspect. At yung tinatawag na punitive or negative. Ito yung punishment of sin. So, we forget the reason of church discipline is to bring back again the person to the will of God. Kailangan natin itong tandaan na yung church discipline, ang pinaka-goal niya ay ibalik natin yung nagkasalang kapatid. Hindi condemn lalo. Pero along the way, makita natin na may degree yung kasalanan na ginawa nila at meron ding nakakibat doon na punishment or dapat nating action. So, mamaya, mababreakdown natin yan sa mga last page. Pero kailangan din tandaan na yung reason ng church discipline ay para ibalik muli yung kapatid na nagkasala sa will, sa nais ng Diyos sa kanya. So, let's move to the formative or the positive dimension of discipline. Discipline is, first of all, a positive concept. So, kailangan natin wasakin yon na pag sinabing discipline, na-discipline ako, parang negative agad. Hindi. Positive yung aspect niya, pero mas na-emphasize along the way, through generation, yung negative aspect nito. So, pag sinabi natin discipline, it is a process of discipling. Doon naman talaga yon. In this sense, it is the elder's ministry of influencing positively for discipleship. So, yung madalas, yung nagbibigay ng influence, yung elders, yung pastor, through the preaching of the word, the teachings, syempre yung pamumuhay rin niya. So, formative yon. Formative yung ganong uri ng discipline. It will also involve all the members of the church as a part of community life mandate according sa Romans 15 and 14. At sa bawat isa rin yung paano yung simbahan nag-gather, paano yung simbahan umaak. Point, this positive discipleship forms the foundation and much of the prevention of the corrective discipline. Kapag ito na-build as a foundation, mas maiiwasan pa yung mga tinatawag natin na corrective discipline. Kasi na-build sa'yo yung formative eh. Nakinig ka, ginawa mo. And more likely, sabi rin ni Mark Dever of a Healthy Church, according sa 9 Marks of a Healthy Church, in page 334, it is the stake that helps the tree grow in the right direction. It is the stake that helps the tree grow in the right direction. The braces on the teeth, the extra set of wheels on the bicycle, it is the repeated instruction to keep your mouth closed when you're eating, or the regular exhortation to be careful about your words. Formative discipline refers to those things that shape people as they grow emotionally, physically, mentally, and spiritually. It's the basic shaping that takes place in our families as well as in our churches. We are taught by books at school and by sermons and service and classes at the church. All of this is part of discipline that is positive, shaping and formative every truth that you have. Ever heard someone talk about is part of formative discipline? Yung mga bagay na yon, pag-aaral natin, pagbabasa natin ng libro, pakikinig sa eskwela, kapag nakikinig ka sa isang diskusyon, lahat yun ay isang uri ng formative discipline. So, ayun yung positive nun. Christ positively disciplines people through this means to encourage them. Lahat yung ginagamit ni Christ. Para saan? Para ma-encourage tayo to build up and to strengthen up. So,
So kasama sa pagdidisiplina ng Diyos ang pangangaral ng positibo. Mga dapat natin gawin, mga dapat natin i-embrace na paniniwala at mga practical na mga bagay, ganito dapat tayo mamuhay. Ayun ay galing kay Pastor Ramen Kaliwag as I listening to his teaching about this topic. So, in tawag doon ay those are formative ways of discipline. Now, in moving from the formative or the positive, we're gonna move to the corrective or punitive discipline, the punishment of sin. Note, so meron tayo ditong note, under the New Testament key, ang pinaka-main text natin under the church discipline is Matthew 18, verse 18. This is a power vested in the church. Ito yung binigay na kapangyarihan sa simbahan. The keys that bind or loose, hindi ito yung whatever you bind tapos charismatic days, hindi yun. It's about church discipline. Sinabi doon sa Matthew 18, truly I say to you, whatever you bind on earth shall be bound in heaven, and whatever you loose on earth shall be loose in heaven. Anong meaning nun? So meron ka pangyarihan ng simbahan to bind, ano yun? To be a part of evangelism, to preach, to invite, magpapasok ng isang Kristiyano simbahan, and the power to lose. Kaya rin ng simbahan na magpatalsik sa simbahan. Simbahan, kaya niya magpapasok through baptism, interview, membership. Okay? Paano kapag napatunayan na hindi pala siya along the way Kristiyano? Kaya ng simbahan magpatalsik through church discipline. Warning, a legitimate church discipline is an exercise of the kingdom judgment act. Kung ano yung mapag-agrihan ng simbahan, ayun na rin yung judgment ng kingdom God. According kay Calvin, on his Calvin Institute, in chapter 4, verse 12.1, discipline depends for the most part upon the power of the keys and upon spiritual jurisdiction. But when it is a question of keys, ito yung susi na ibinigay muna kay Peter, ibinigay sa simbahan. But when it's a question of keys, we must always beware lest we dream up some power separate from the preaching of the gospel. Yung susi na ito is more likely una sa preaching ng salita ng Diyos, which is the formative ways. And any right of binding or losing which Christ conferred upon His church is bound to the world. At lahat ng pag-aagrihan at lahat ng gagawin ng simbahan dapat syempre in the light of Scripture. Walang ibang pagbabasihan. Note, the more known side of discipline is punitive, which is the punishment of sin. Ito yung corrective. So meron tayong mga error dito kung paano pinapractice yung church discipline. Una, meron tayong error of Erastianism. Pangalawa, meron tayong abuse of pastoral authoritarianism. And then the church power of the keys. So una, when we say error of Erastianism, the doctrine that the state is superior to the church in ecclesiastical matters, that the power of discipline is invested upon the police function of the state. So, example nito, ayun, grounded on the wrong theology of a Christian state or sacral society. Ito yung isang lugar, isang bansa, tapos isa lang yung paniniwala nila o isa lang yung religion nila, tapos yung punishment ay ginaganap na mismo doon sa government. Sila na nagpapataw. So kung tandaan ninyo yung example dito yon, the result in official intolerance and persecution of non-conformists. Example, execution of heretics. Example, sa bansa na ito, ano lang, Muslim. Tapos, Kristiyano ka. Yun. So may ganon. Eh, kung way back kay kila 15th century, 16, kila John Calvin, yung kay Servetus, ganun, heretiko pag meron kang tituro na iba. So yung execution, government. Error of Erastianism. So ayun yung mabigat na degree nun. So, yung pangalawa is the abuse of pastoral authoritarianism. So when you hear the authoritarian, yung, siya lang yung nasusunod. Siya yung pinaka-final, ganun. Hierarchy. So, the practice of pastoral censures according sa 3 John 9:10. So when you say the practice of pastoral censures, ito na yung paano kapag yung best friend nung elders o nung pastor yung na-punish o may church discipline, paano pag sabi ng pastor na wala lang yun?
Yun yung abuse of pastoral authoritarianism. So according sa 3 John 9, sabi dito, binanggit ni John si Diotrephes. Yung context nun si Diotrephes na kung saan winarningan si Gaius na huwag kayo may pag-associate dyan. Sino ba yon si Diotrephes? So sabi sa 3 John 9, sabi doon, he loved to be first. Siya yung nanguna. Siya yung nauna. Leader siya. So ultimately, the church gathering was all about him. Tapos yung pag-gather nila, hindi na tungkol sa Diyos, kundi tungkol sa kanya. Nireject niya yung apostolic authority, yung mga sulat, so had no qualms about manipulating scripture to gain control over others. So more likely, it is a manipulative leaders. So ganun yung idea ni abuse of pastoral authoritarianism. Ito na yung pumapasok na yung ano yung final say ng elders. Pero sa pangatlong part ng ating church discipline, dito papasok yung church power of the keys, yung simbahan na yung magpapataw ng final act. So the power to bind, which is the Matthew 18, make apart, and to loose, which is to release. Note, the key of the church discipline minister to those inside the church. Kailangan din tandaan ang kaya lang disiplina ng simbahan ay yung tao sa simbahan, yung miyembro sa simbahan. Hindi yung attender, hindi yung visitors, yung saklaw niya lang ay yung miyembro, covenanted. Okay? So di ka pwedeng mag-ano mo church discipline ng visitors. Na DDA ka. Hindi. Yung katipanan lamang po. This is the complementary to the keys of Matthew 16 to 19 and John 20-23. Sa labas, ang ginagawa o mandate sa mga Kristiyano is gospel preaching. Minister to the outsiders. Yung pag-preach, pag-evangelize. Yun na yun. Pero yung power ng simbahan to church discipline ay yung sa loob ng simbahan. Second bullet, the verbs are periphrastic future perfect, which is a rare in the New Testament. Shall have been bound loose in heaven. So, ang sasabi lang dito na kung saan, kung ano yung mapagplanuhan nyo, yun na rin yung intend or ine-expect natin na judge ng Diyos sa kanila. So, yun yung idea nun. Kung ano yung mapag-agrihan ng simbahan, yun na rin yung ine-expect na judgment sa kanila. Anong punto? Gospel preaching and church discipline are the keys action of admitting. So yung gospel preaching at yung church discipline ay yung entrance at yung exit ng isang tao, either Christian, nag-profess na Christian, or napatunay na unbeliever siya, to join or to enter the church at hanggang paglabas niya. To loose, to bind, and to loose. To bind and to lose, according sa Matthew 18. It is admitting to entry into the kingdom and or dismissing the exit from it. So a church discipline is an exercise of the kingdom judgment act. So ayun yung dalawang uri ng discipline. We have formative, through teaching, preaching, and to the corrective, which is the punitive act of discipline. So meron tayo mga offenses meriting this discipline. Makukuha mo tong discipline na ito kapag may nakomit ang isang miyembro ng simbahan according dito. So note, the offenses may be categorized according to the degree of the common knowledge. So may degree yung ipapataw na discipline sa kanya according syempre sa degree na commit niya. Una yung hidden sin. So kailangan nating ibigyan ng definition, pag sinabi natin hidden sin. When you say hidden sin, those known only to the one committing the sin. Ang nakakaalam lang ay yung nakapaggawa nito. Hidden sin po yun. The private sins, those committed on a personal or interpersonal level, means merong isang naka-involve na tao. Between you. Between other person na. So dalawa na kayo. And public sin, those that become common knowledge, yung kumalat na tulad dun sa 1 Corinthians 5:1. Na even mga Gentiles hindi ginagawa yan, pero
lumaganap. Sobrang helpful yung naging public text natin last week sa study ko na ito. Salamat sa pagpapagal ni Brother Art dun. And also, so these are the offenses na kung saan degree in common knowledge, hidden sin, private sin, and public sin. So point, church discipline is only on offenses that have become public in knowledge. So yung public in knowledge lang po, yung scandalous na o alam na ng lahat, dun lang papasok yung church discipline. Well, yung church discipline ay pwedeng in between sa mga elders at sa isang tao na nakapag-commit. Pero yung church discipline para malaman ng buong simbahan ay kailangan on the public scene o public scene lang po. Ano na ba yung mga degree na ito? So yung church discipline na kung saan pwede maging publicly na offense. Una yung doctrinal offenses. When we say doctrinal offenses, may dalawa tayo. Heresy and schism. Heresy and schism. When we say heresy, teaching that undermine the gospel and foundational truth. When we say heresy, ito yung hindi tinuturo yung orthodox. Sabi ni Pablo sa Galatians 1:8, if anyone to you preach a different gospel, let him be anathema, to be condemned. Kung magtuturo ito ng si Kristo ay tao lamang, 50% yun. I mean, half-truth yun. Pero kung nag-stop siya doon, heresy na yun. So, it's against Trinity, mga orthodox teachings na in-uphold ng isang true church. So, heresy. Kapag nagturo siya ng heresy, doon lang naman sabi pag heretiko yung isang guro. Schism, teachings that sow division from the official teachings. Ito yung nagbibigay na ng division. O kami, sige, Doctrine of Grace kayo, kami, ito kami. Eh, kung ayaw nyo ng prosperity gospel, kami lang. Ganun. Nagkukos ng division. Schism yun. Point. The zeal without knowledge has the potential of leading others to falsehood. Zeal without knowledge has the potential of leading others to a falsehood. So kapag passionate, zealous, pero walang knowledge regarding sa pinaglalaban niya, dangerous po yun. Sobrang dangerous nun. First, the doctrinal offenses. Second, the moral offenses. In moral offenses, meron tayong tatlo, the family relation, earthly vocation, and Christian relation. So when we say family relation, it is an obligation of the church to nurture families that function responsibility with the support. So point, anong point itong moral offenses? Failure to fulfill family responsibilities merits judgment on one's spiritual status. Example, hindi niya na so yung una, o moral offenses, kapag nakapag-commit in public knowledge, yan, alam ng lahat. Hindi nagagampanan yung kanyang responsibilidad sa kanyang pamilya, sa kanyang bahay. Pangalawa, yung earthly vocation or testimony. Note, Paul calls this conduct a violation of known rule of order. The point is, the conduct those damage one testimony in the world merits church discipline. Yung iba na yung testimonya mo sa labas. Sa yung trabaho, sa labas ng simbahan. May nakarating or merong ginagawang hindi dapat gawin ng isang Kristiyano. Earthly vocation yon. Then yung Christian relation, ito na yung papasok yung matters between your brethren. What may begin as a private matters can become a church issue. So example, merong kang kahidwaan. Meron kayo hindi lang pagkakaunawaan tapos lumala. Nagtawag ng isa, tapos di pa rin naayos. Binid na elders. Kayong dalawa lang muna mismo. Yung process number one. Tapos hindi naayos, may elders nang umupo, hindi pa rin naayos, wala nagpapatawad, wala nagko-commit. Wala. Naging public matters na. So, doon na yung papasok. Yun, Christian relation. But must not spill out beyond. The church is expected to take action on unresolved and unreconciled conflicts between brethren. So, itong tatlo na ito ay under ng moral offenses. Then, yung pangatlo is scandalous offense. According sa Institute, chapter 4, verse 12:2. Sige. So, scandalous
offense naman yung pangatlo. So from doctrinal offenses, moral offenses, then scandalous offenses. So those sins, according sa kay Calvin Institute, those sins witnessed not by one or two person but are committed openly into the offense of the entire church. Yung scandal sin, hindi ito private, hindi ito hidden. Ito ay nalaman na may naka-witness, may nakakita, at maraming naapektuhan. At ito daw ay na-commit openly hanggang into the offense of the entire church. Anong punto dito? Offenses that are contemptuous or heinous even in the eyes of unbeliever call for swift action. Tulad dun sa 1 Corinthians 5, yung nakikisiping sa kanyang stepmother na kinall out ni Pablo na hindi na even Gentiles hindi ginagawa yan. Tapos nakakagulat pa doon, wala kayong ginawang action. Eh, yung sinabi ni Pablo sa 1 Corinthians 5, the first half. So, ano yung mga heinous and contemptuous, scandalous offense na masasabi natin? Una ay immoral relationship. Adultery, incest, homosexual relationship, etc. Immoral relationship. Criminal violation. Murder, theft, child abuse. Example, mga criminal violation na kahit yung labas sa simbahan ay hindi in-uphold, hindi tinotolerate yung mga ganong mga aksyon. Financial fraud, according to Acts 5, kay Sapira, na mismo yung judge na yung nag-act. Ayun yung financial fraud. That's why sa mga requirements is not lovers of money sa mga elders. We have modes of corrective discipline. Ngayon, nag-fall isa doon. Ano yung ating mga pwedeng gawing action under ng corrective discipline, punishment of sin? May napatunayan, may evidence, may testify, may saksi. Yan. So, napatunayan, may kasalanan. Ano yung mga pwede natin gawing action? So, these are the parameters. The actual implementation will have variation according to the church discretion. According pa rin sa simbahan kung ano yung kanilang gagawing aksyon. Meron tayong apat. Arbitrated settlement, public rebuke, limited avoidance, and the last, which is the excommunication. So, hindi agad tayo mag-excommunicate, ha? Pero yun yung pinupunto dito. Merong modes. May degree according, syempre, doon sa degree na yon yung modes natin. So, pag sinabing arbitrated settlement, according sa Matthew 18 verse 15, dito papasok yung confrontation between the offender and the offended. Yung dalawa lang muna sila. Dalawa lang muna silang mag-uusap. Mag-aayos yung dalawang nagkaroon ng sakitan o dalawang nagkaroon ng kasalanan o nagkasala isa sa kanya, may na-offend, tapos nakapagpatawara, dun pa lang tapos na. So, sabi dito, ginaganap ito privately. Between you and him alone. Ito yun, sa Matthew 18. Na basahin natin. So, pwede ating buksan yung ating Biblia sa Matthew 18 kasi ito yung pinaka-core text natin. Verse 15, if your brother sins, go and show him his fault in private. Privately kinakandak yung arbitrated settlement. Then together with this, under ng arbitrated, arbitration of the contending parties with two or three. So, pwede rin naman kung may involved na iba pa. So, tatlo kayo. O, pwede kayong magsama ng elders or wise arbiters. Pag sinabing wise arbiters, ito yung shortly, elders talaga. Elders. Sinabi yun ni Pablo sa 1 Corinthians 6:5. Na wala bang mga wise dyan? Wala bang mature in faith dyan sa simbahan na yan? Ba't di kayo makapag-decide? Yun yun. Tapos, ang coming verse of 1 Corinthians 7, dinala pa nila sa law. Doon pa lang, talo na kayo. Doon pa lang, makakahiya na. At under ng arbitrated settlement, only when there is no repentance does the church becomes involved. So, one-on-one, kapag hindi na-win yung kapatid na nagkasala, magsama ka ng elders. Pag hindi pa rin, dun pa lang po ipaprocess sa simbahan. So, sabi ito, only when there is no repentance does the church becomes involved.
Point. Every step in the process is meant to reconcile the parties. Ito yung sinabi ko po kanina sa pinaka-umpisa natin. Now, na yung reason natin or yung goal natin is ibalik yung kapatid na nagkasala. The exception or the exemption rule natin dito ay kapag walang repentance, dun na yon. Walang repentance. So, una is yung arbitrated settlement is the one of the modes of corrective discipline. Pangalawa, the public rebuke according sa 1 Timothy 5:20 and Titus 1:13. The elder speaking on behalf of the church to admonish a sinning member or elders. Admonish. Okay? Ina-admonish. Then in the congregational meeting, to pressure the offender to warn the church. Or yung ginagawa ni Pablo, writing a letter on behalf of the church. Note this. Ayan. Sending a delegate to represent the church like Timothy. Para kausapin yung simbahan na iyon. Public rebuke yun. Nalalaman yun ng simbahan. Then limited avoidance. According sa 2 Thessalonians 3:14, the offense is serious enough to force strict discipline. Ito yung part na kung saan tatanggalin natin yung sweet ng Christian fellowship sa na-church discipline na kapatid. So maraming mag-raise na question dito. Paano pag asawa ko yun? Paano kapag kapatid ko yun? Paano kapag tatay ko yun? So, marami yan. Pwede nating pag-usapan yung ganun mga bagay. So, pero dito, tatanggalin natin yung fellowship sa kanya. Kung di mo siya ma-win into sweet Christian fellowship, na why? Yung pagbumuhay niya na as unbeliever na trato sa kanya ay maka-win back sa kanya. Pero nahayaan kong basahin natin yung note dito. The offense is serious enough for strict discipline but not sufficient to deny Christian faith. So, strict yung discipline na yon, pero it doesn't mean na hindi na tayo Kristiyano. Hindi na yung parang dinay na yung Christian faith. Point. The church exercises avoidance of a limited nature while continuing the admonition. So, tulad nito yung ano, tatanggalan natin siya ng mga revocation of certain privileges of membership. So, hindi natin siya revocation, mawala ng visa yung kanyang partaking sa voting, sa Lord's Supper, and ministries. Di siya bibigyan ng mga gawain sa ministeryo, di siya pagtitaking ng Lord's Supper, hindi siya pagtitaking ng voting. Bakit? Yung voting is for the members of the church. The Lord's Supper is for only for Christians. So, tatanggalin mo yon. So, pinapakita natin doon na hindi ka na tinuturing na Kristiyano. Yun yun. Mabigat, di ba? Yun yun. Tapos, hindi mo siya bibigyan ng ministeryo. So, treat mo siya as unbeliever. Suspension of membership for a period of time. May oras lang. May limitation lang. Kapag nakita mo yung bunga, nag-continue siya sa faith, pinapakita siya na nag-repenting siya. Now, again, hindi ko to sinasabi parang masaya, madali. No? Yung inaaral ko to, ang bigat. And God forbid na ano na someone no talagang maano to the image pa lang na mabasa mo to mabigat na last the exclusion from membership a removal from membership but may still be treated as a Christian. Tatanggalin mo na siya sa miyembro ninyo sa membership ninyo pero still Kristiyano pa rin yung tingin natin pero hindi na siya belong sa simbahan. Then, yung limited avoidance is under nun. Then, yung pang-apat is the excommunication. Ito na yung excommunication. This concern one whose offense is denial of faith in spite of his profession of that faith. Kahit anong profession niya. The church discipline siya, tapos walang repentance, naging public sin yun, so on. Tapos, sabi niya, Kristiyano ako, public, nagpa-public, ano pa rin siya, profess. Pero in excommunication, titreat natin siya tulad ng ginawa ni Pablo sa 1 Corinthians 5. Ang sinabi doon, deliver to Satan. Ibalato nyo na kay Satanas. Sabi ni Pablo, to be regarded as a part of satanic realm outside the church, apostolic judgment. Si Pablo na yung nag-judge. So may mga type ng judgment sa Bible, the judgment of God, the judgment of Christ in Revelation. Si Christ yung nag-judge sa mga churches. Si God nag-judge. Example nung kay Sapphira. Sa Acts 5,
May judgment din si Pablo. Ngayang tao na yan, itreat as unbeliever. Judgment ni Pablo yun. The keys of the church, Matthew 18, is the judgment of the church. So, ganun yun. So, pinakita dito kay deliver to Satan na si Pablo mismo nag-deliver na siya ng judgment niya doon sa kapatid na nag-commit ng isang immoralities or the public sin under ng 1 Corinthians. For the destruction of the flesh, probably the temporal physical chastisement according sa 1 Corinthians 5:11, that the spirit may be saved, the intention of discipline is the spiritual good of the disciplines, kung di man siya ma-win or di man niya through chastisement yung pagdidisiplina ng Diyos, yung mga dilubyo na dumating sa buhay niya, at least yung kung totoong Kristiyano siya, yung kaluluwa niya sa Diyos. And not to keep company, ito yung excommunication, not even to eat with him, na kahit kumain ka na sa pagkainan kasama siya, ayun mong gagawin. Termination of all pleasant fellowship, ito rin yung kasama, yung tatanggalin mo lahat ng Christian fellowship sa kanya. Excommunication po iyon. Anong punto nito? The excommunication is the total termination of Christian fellowship with one who is judged an apostate. Ay, parang nabanggit ko to kanina. So, disregard yung sa limited avoidance, may limit lang. Yung degree talaga na mabigat, yung sa excommunication. Ito na yung termination, total termination. I-treat man talaga siya na as unbeliever. Kahit anong profession niya, unbeliever na. Kasi alam naman natin na yung profession mo as a Christian, sumigaw ka dyan, kapag hindi ka belong, walang nagpapatunay sa'yo, walang nagpo-prove, nagbabouch na ikaw ito pa ang Kristiyano. So, is means nothing. Excommunication is the total termination of the Christian fellowship with one who is judged an apostate. So, apostate na yung kanilang status. Apostasy is treated as so much worse than the original and open belief, according to 2 Peter 2. Excommunication may be the final means of grace for the apostate. Every possible means of restoration should first be exerted before restoring to excommunication. Bago kayo magpataw, bago mong simbahan ay magpataw ng excommunication, kailangan muna lahat ng means na pwedeng gawin ng simbahan ay nagawa na niya. Pinaka-final act pa yung excommunication. Excommunication is the judgment of the gathered church, not just of the elders. Yung excommunication ay pinag-agrihan ng simbahan at hindi lang ito nakapataw sa isang pastor o sa elder lang o nag-usap yung deacons. Hindi. Simbahan yon. Kasi makita natin sa danger yon ng yung pastoral authoritarianism. Ang ganda ng input dito ni Jonathan Edwards, The Nature and End of Excommunication on his book. This implies that the church disapproves the person as a Christian. Nag-agree yung simbahan na itong tao na to ay hindi Kristiyano. It cannot any longer charitably look upon him as a saint. Di mo na siya titingnan o ng bawat isa sa simbahan na siya ay isang saint. Genuine Christian, niligtas ng Diyos, kapatid sa pananampalataya, or a fellow worshiper of God, and can do no other than, on the contrary, esteem him an enemy of God. Hindi mo siya titingnan as someone na unbeliever, kundi titingnan mo siya as an enemy of God. An enemy of God. And so it does openly withdraw its charity from him, ceasing to acknowledge him as a fellow Christian, any more than the heathens, he is also cut off from that honor which is due to brethren and fellow Christian. Yung honor pa lang na maging Kristiyano ka, na ikaw iniligtas, minahal ng Diyos simula. Yun pa lang, tatanggalin mo na rin yun. To be a visible Christian is an honorable character, but excommunicated person forfeit this honor. Should treat them as unworthy of such honor that they may be ashamed. Christ tells us they should be unto us a heathen men and publicans, which implies a withdrawing from them that common respect which we pay to others. We ought to treat them so as to let them plainly see that we do not count them worthy of it, to put them to shame.
Ganon kabigat yung excommunication. Hindi lang siya ineneglect, kundi titreat mo siya as an enemy, tatanggalin mo lahat ng sweet Christian fellowship. Hindi mo siya titingnan as an unbeliever, titingnan mo rin siya as an enemy of God. Ganon kabigat yung excommunication. The goals of church discipline. So, i-expound natin yung pinaka-goal ng church discipline is to win back the sinning brother. First, yung goals ng church discipline is the testimony. Bakit may church discipline? The testimony. Bukod doon sa it is the antithesis of the world, the testimony of the church. Protection of the honor of the Lord and the testimony of the church. According sa Institute, for since the church itself is the body of Christ, it cannot be corrupted by such foul and decaying members without some disgrace falling upon its head. So, if you remember that the leavens, na kapag yung prutas nabubulok, kailangan mong alisin doon sa basket, kundi mahahawa. Magiging normal yung kasalanan. Ganun yung, ano yun. So, pangalawa, the preservation, ito na yung sinasabi ko. Para hindi maging normal, kasi pag inalaw yun ng simbahan, yung kasalanan na ganun, maiisip ng member na okay lang pala. Magiging normal yun. So, preservation. Prevention of corrupting influence on the members of the church. Tandaan natin na yung nagkakasala na tinotolerate ay may influence. The sin that is tolerated has its influence. May influence po yun. According sa 1 Corinthians 5:6-7, your boasting is not good. Do you not know that little leaven leavens the whole lump? Cleanse out the old leavens that you may be a new lump, as you really are unleavened. For Christ, our Passover lamb, has been sacrificed. Sinabi ko kanina na sin has this influence to its environment. Kapag yung kasalanan tinolerate, may influence yon sa nakapaligid, especially sa simbahan. Kapag hindi ito binigyan ng pansin at paglaban sa loob at hindi ito tatanggalin, kakalat ito at masisira yung buong tinapay. So ganun din sa simbahan. Kapag hindi ito agad binigyan ng pansin, hindi agad ito nilabanan, hindi agad ito tinanggal, di ginawa ng aksyon, masisira yung buong simbahan. At madalas, ganito yung mga nangyayari sa mga churches na walang church discipline. The immorality is rampant. Normal, na-normalize yung mga maling gawain. So, the intention of the church discipline is not to destroy the erring brother, but to nourish the persevering saints. So, isa yun. Hindi lang ito tungkol sa na-discipline, kung hindi para masaksihan ng mga saint, mga brethren sa simbahan, yung bigat ng kasalanan, the same time sila rin, hindi sila mag-commit nun at makigaya doon sa kasalanan natin tinolerate. So kapag ginagawa yung church discipline, nape-preserve, nakakatulong, nanonourish yung mga nananatili. It is the benefits also of the others who remain, who on the church saksi doon sa ginawang kasalanan ng kapatid. So again, hindi ko sinasabi na ito ay normal, no? Pwede nating masabi na ito ay admittedly nakakatakot ito or dapat matakot, no? Pero nare-remind tayo, kung sino ka ba sa simbahan na ito? Ano ka ba? The honor of a Christian. The title, no? Nare-remind tayo kung sino tayo na hindi pala tayo pwedeng gumaya sa kapatid na nagkasala. Isa yun sa benefits ng church discipline. Di pa natin pwedeng gawin yung mga bagay na ginagawa niya. O ma-remain tayo na wala tayong disiplina. Na hindi porket hindi ka na church discipline ay wala ng disiplina. So, ayun yung benefits nun. That's why it is a mark of the true church. The maintaining mark of the true church. Kasi as I said kanina, pwedeng nagsimula yung simbahan ng true church sila, nag-uphold sila ng orthodox teachings, pero along the way, dahil walang church discipline, nagpapasok, walang discipline na tinolit ng immortality, along the way, pwede sila mag-apostate. Yung simbahan na yon ay no longer a true church.
That's why maintaining mark, siya yung nagme-maintain ng purity, nagpe-preserve ng mga miyembro. Then, pangatlo, the restoration. Awakening the sense of the offender for his correction and restoration. Yung mismong nakapag-commit. They who under gentler treatment would have become stubborn, so profit by chastisement of their own evil as to be awakened when they feel the rod. Ibig sabihin nun, na yung tao na yon na hindi ma-win into gentler, sa treatment na kung saan, pang baby or pang gano'n, hindi siya ma-win. Nagkasala siya, hindi siya ma-win. Sige, ibigay mo na yan. I-treat niyo siya as unbeliever. I-treat niyo siya as an enemy of God. Kung hindi siya ma-win dun sa gentler, baka ma-win siya into the chastisement of their his own evil. Ayun yung sinasabi ni Calvin. And also, let me quote Jonathan Edwards, when other more gentler means have been used in vain, then it is the duty of the church to use this, which is more severe, in order to bring them to conviction, shame, and humiliation, and that by being rejected and avoided by the church. Ito yung excommunication. Rejected and avoided by the church. And treated with disrespect, they may be convinced how they deserve to be forever disowned by God. Forever disowned by God. That by being delivered unto Satan, they may learn how they deserve forever to be delivered up to Him. That by His being made the instrument of their chastisement, they may learn how they deserve to be tormented by Him, without any rest day or night, forever and ever. This, with the counsel and admonition by which it is to be followed, is the last mean that the church is to use in order to reclaim those members which are become visibly wicked. If this is ineffectual, what is next to be expected is destruction without remedy. So yung excommunication, kung hindi siya ma-win into gentleness, mawi-win siya, baka ma-win siya. Dun yung hope na baka ma-win siya into the evilness of his own evil sarili, sa kanyang destruction. Deliver mo siya kay Satan, wala na siyang rest, wala na siyang pabor. Ganun yung treatment ng isang Kristiyano sa isang na-excommunicate. Let me end on the quote of John Dug when he say, when discipline leaves a church, Christ goes with it. When discipline leaves a church, Christ goes with it. Kapag ang isang simbahan na walang church discipline or discipline, kapag iyan na inalis nila, sabay na nun, si Christ. Kasi yung simbahan na yon ay mapupuno ng mga immoralities at darating yung panahon. 10 years from now, 20 years from now, those church are no longer the true church of God. They will become apostate because of the sin that they tolerate. And the members of it ay hindi believer. Because the believer know kapag nagkasala, mag-repent. Babalik. Because the sheep hears my voice, sabi ni Diyos sa salita niya. Magsasubmit. Anyone who love God, we must obey His command. So kapag ang isang nagpo-profess na Christian, hindi, walang repentance, hindi kaya mag-submit to church member, kahit anong profession niya, wala magbabouch doon. Kaya importante yung church membership, yung church, kabilang ka sa isang simbahan. So, let me end on those footnote. Open tayo for the questions. Kung ilang beses nag-brand out, well, di ko na bilang, pero open tayo for discussion. So, I know some of you have this question regarding sa mga nabanggit natin. Open na po tayo. Yes, Sis Ann. Yung mic na lang. Ang dami niya.
An? Sound. Yung yung pagkakaroon ng relationship with unbeliever, i-under discipline ba yun? If yes, di ba merong types ng church discipline yun? Doctrinal, moral, scandalous. Saan siya magpo-fall? Is it moral or scandalous? Offense. Nawalan ako. Mic check. So, bali yung question ni Sis Anne. Kapag isang Christian, believer, bigyan ko na ng scenario, professing Christian, member ng simbahan, ng Covenanted Church, ay nag-decide or merong relasyon ang secretly or openly? Openly, no? Publicly. Publicly. nalaman na lang bigla. Pwede naman. So, ano yun? Sa magpa-fall daw yun. Binigyan lang ako ang dalawang option. Kasama pala yung doctrinal. Pwede pala siyang kasawa. Basta. Saan siya magpa-fall? Yung sa rel... sa tatlo. Okay. Hanapin ko yung choices ko. Paano pag single? Labas ba ako sa ganyang question? Dalang, hinahanap ko. Nami ko kasi yung page dito. Tanda ko parang na-topic to during the love series. Ibigay ko kay Brother Angel. Yung statement mo pas during kapag nakipagrelasyon ka sa unbeliever. Ano ko wala yung? Pasok sa lahat eh. Kasi sa church doctrine natin, di ba? Especially sa LBCF, pag unbeliever talaga yung, if you're, ano yan, unequally yoked to an unbeliever, tinatalikuran mo na kagad yung command na yon, na do not be unequally yoked. So, there's a doctrinal issue doon. Tapos, kung moral offense naman, like sa family relation, paano approve ba yung parents? Kung nag-disobey siya sa parents regarding that, malaking issue yon. Tapos yung vocation and testimony affected din. Christian ka pa naman. Ayan. Tapos yung lastly, yung sa scandalous, more often than not, kung unbeliever, yung believer nga nagpo-fall pa sa sexual sin eh, na nagiging scandalous eh. Ano pa kaya yung unbeliever? Kaya bago dumating sa to answer the question, basically, pasok siya sa lahat. Kaya hindi maliit na bagay yung may involve sa ganun. Follow up? Hala na? Christian naman. Christian na lang. Buti Christian na pangasawa mo, no? So, ayun, napaka, ito rin ah, kaya kung bakit involve ang church pagdating sa, ano, sa pag-admonish and pag-encourage din sa isang believer sa paghahanap ng mapapangasawa. Kasi pag nagkamali ka doon, ang laki na implication sa'yo. Kung hindi ka member ng isang church, tapos naghanap ka ng, or nakapag, tawag dito, hindi, well, if you are not under a church covering, hindi ka member ng church, kaninong counsel yung maririnig mo? Diba? Echo chamber lang yon. Ikaw lang nakakarinig lang lahat ng gusto mong marinig, base din sa gusto mo lang marinig. So, ganun ka-important maging part ng church, maging member. Kasi merong, una, may admittance na hindi ka magaling. Humility yon. Pangalawa, nagsasubmit ka sa salita ng Diyos kasi mandato ng simbahan na alagaan ng tupa. No? Pangatlo, pinapakita mo na minamahal mo ang Diyos by loving the brethren. So, napaka-important niya. Okay na ako dun. Oo nga eh. Thank you.
Din sa ano, modes of corrective discipline. May qualifier ba yun? Kasi si Pedro at saka si Hermar. Yung mga Tagalog ni Paul. Pablo. Ayun, si Peter and si sila ay leaders, sila ay apostles. So parang may qualifier nila. Kaya ganun yung way ng pag-review ni Paul kay Peter ay dahil masyadong malaki ang nagiging impact. Pagka, alam mo yun, yung tuturo ka si Peter din, tuturo siya, tuturo niya yung mga they need to see it. To hear it, kumbaga, he needed to review it in front of them. Well, hindi ko sa ganun yung kasi maraming rebukes si Paul in a sense sa public dahil sinundan niya. Public din yun, in a sense. Siguro, unang doon siya sa investigation. So, may different treatment unless yung nangyari kay somehow, mag-a-apply yung sinasabi mo na kasi pareha silang leader, pareha silang ano. I mean, Mr. Colter, halimbawa, gusto mo yung review ni Bitoy. Kanyari lang, yung si Brother Bitoy. Brother JP. James Bryan. Kaya siya ay i-review in public dito sa ano. Parang hindi appropriate na i-apply niya yung ginawa ni Pedro, I mean, Pablo kay Pedro, dahil hindi nga sila same level ng ano, maturity. Kasi may hierarchy pa rin sa leadership. So, to bring over to the office, dapat, siguro, may sense na mas private. Mas private yung review. Pero hindi sabihin pa lang kasi. Kasi ito ba yung pass, isap na tayo sa dali, may na-long out. Unless nga, kung talagang sobrang scandalous yung sin, ito call out mo. Pero in all sense, ng open review is better than hidden love, it doesn't give us the license to be ungracious. Kaya may mga parameters na binigay. Doon na review ng elder, natingin sila para naman. Isipin may pag-aalam. Pag may asunto naman laban sa elder, may accusations, 2 or 3 witnesses. Now, pag sa kapwa mananampalataya, 1-on-1. So, sa mga instances na may from public and blatant na mga actions, may mga times din na minawaran yung ganong klaseng confrontation. But if we can help na paiwasan yung mapahiya, no? Unnecessary scandal, kasi scandalous din yun. Kung may iwasan, mas ko rin. Hello, ako sa GC. GC? We are, ano naman eh, in the church. Kapag tayo naman yun. Okay lang ba yun sa GC? Depende sa, kung public, ano, may sinabi siyang masama sa GC, kung, kasi minsan ano eh, nagiging ano, ang tawag sa ganito, subjective eh, yung offense. Maari na offend din isa, sa iba wala lang. So, kung gano'n, maging discerning tayo minsan na, baka na-offend, kung may case na gano'n, baka ipiyan ko na lang kung baka na-offend. Pero unless talaga yung ano na yung rowdy na kumbaga, bilang kapatiran, wala nang masama kung sabi, o baka may na-offend ko na, paalala lang, hindi mo dinidirekta. Kasi hindi naman natin lang, baka naman hindi napipugunog tao, or hindi naman siya na-offend. So may mga ganong instances. Ito yung kagandahan sa isang iglesia, kung may GC, sa GC kunyari. Wala naman siguro ka sa church dahil na na-offend sa GC or na-rebuke at wala naman siguro. Kumbaga, nandun tayo sa spirit na
we're a church, we can talk about it, we can settle it. At kung hindi talaga ma-settle, baka may kailangan i-repent, pride or whatever. Kasi kung ang sense of kung hindi natin i-settle yung mga disputes or mga conflicts na gano'n within the church. Kung si iglesia na to, ha, eh, may kailangan tayo paghingi ng tawad sa Panginoon together. Ngayon, kung meron na bang isang tao lang talaga na hindi repentant, hindi papasok yung church discipline. Kaya salamat sa Diyos na iglesia na tayo. Siguro, ano, insight lang, siguro mas better, mas safe na i-apply na lang talaga yung basic church discipline na one-on-one, kapag hindi nag-aayos, isama na isa, and then, tsaka na lang Yeah. Church, and we have to qualify that. It is pertaining to offenses. May mga ano kasi na hindi naman sinful. No? For example, hindi ka lang nag-agree sa kanya, na-offend ka. Hindi ka lang nag-agree, na-offend ka. Parang ano yun? Medyo... Totoo na ba? Medyo questionable na meron kasi hindi may personalities pa na. Hindi na lang ba? Let's have a discussion. May mga mahihintay na yung Bawa, nag-disagree ako sa'yo. Alam mo, inaaway na kita kasi nag-disagree ako. Mic check. Mic. Meron. Salamat. Hello? Check? Okay ba? Hello, mic check. Yung remaining 99 pa daw pass. 99? The question? Sige, maga pa. Sige lang. Question ko lang kay Mark, medyo nali. Sa may ano, corrective punitive discipline sa number 3. Sa may church power of the keys. Kung hindi ako nagkakamali kay Mark, correct mo ako if mali yung pagkakaintindi ko. Parang kung ano yung magiging decision ng church or judgment niya sa particular believer na magiging yung judgment ng heaven. Kakaiba na nun, mag-a-agree na yung judgment. Iisip pa, paano natin mare-reconcile yung ano? Dahil nga hindi naman infallible yung church. Paano natin mare-reconcile yun na tama. Fallible yung church at the same time, ganito yung hinuhold natin pagdating sa church discipline regarding sa decision ng church na equivalent na rin siya sa heaven. Ayun, salamat sa question. Bali yung question is, ano yung kasiguraduhan na tama yung desisyon ng simbahan? Kung yung mga tao na under nun ay infallible. So, eh, andun yung ano eh, yung text eh. Kailangan din magtiwala doon na yung discernment, ay, siguro i-secondano ni Pastor. Pero in my view, na andun yung trust natin sa mga tao sa simbahan, naglagay yung Diyos ng pastor, ng elders, a wise man, who do things, who judge things accordingly, righteously, according sa word of God. Now, kung ano yung pag-a-agree ng simbahan na yun, akay-akaybat na nun yung judgment. Kasi ang hirap naman pag lahat ng judgment agad ng Diyos. Now, doon din papasok ko excommunication. May akay-akaybat na question yan eh, na paano nakapasok yung unbeliever? Kasi fallible yung mga tao na sa simbahan. Yung nag-interview sa kanya, pwede naman talagang magaling sa definition. I-recite mo yung 5 solas, mga ganun. Mangang-manga, edi in-approve, di ba? And along the way, napatunayan sa loob ng simbahan, 90% Kristiyano. So, sino may error? Mali yung judgment ng simbahan? Hindi, pinapatunayan lang nun na infallible yung mga tao sa simbahan. Kaya may exit. Open yung pintuan, may exit. Bind and loose. So, both ways, fallible yung mga tao sa simbahan, pero nag-agree sila in the light of scripture. So,
Ayun na yung pwede kong idagdag doon. Pero kung pass. Ay yung ano yung pinaka sa judgment. Diyan papasok yung authority na binigay ng Panginoon. That whatever you bind on earth will be bound in heaven. Whatever you loose on earth will be loose in heaven. And whether there are two or three gathered in my name, I am there in the midst of them. Ibig sabihin, nandun yung banal na espiritu. Kaya pansinin natin, pagdating sa judgment, ang pinakahuling judgment kasi excommunication eh. Ang dami niya munang tinaanan. Tapos, ang nag-excommunicate, hindi si pastor. Hindi rin yung eldership and deaconship. It is the church. Lahat nagde-decide doon. Nagbobotohan base sa discernment. So, kung fallible ang church, nagkakamali, which is true, nasa safeguard yung tamang decision by council ng elders, deacons, and the members. Doon naiiwasan na, kasi pag-iisa lang, talagang hirap pagkatiwalaan, di ba? Pero, we have to trust the Lord dahil salita niya yun na nagsabi na siya nagbibigay ng wisdom sa church. Pwede mong magkamali sa excommunication ng isang church. Yes. Kung di niya ginawa yung due diligence, pwede naman. But it doesn't mean na hindi nagbibigay ng wisdom ang banal na espiritu. Naging kapabayaan ng iglesia. Kaya nga, may nabasa ako recently, sabi, kapag mag-accept ka ng member, tapos medyo alanganin, huwag niyong madaliin. Pwede i-postpone yung admittance ng member. Ganun din naman sa excommunication. Huwag ding madaliin. Nandito yan eh, sa isa ng mga notes natin. Sa excommunication, binanggit na, nasa ka na? Nakakahilo. Ayan. Hindi ko mahanap. Pero in the sense na, yun nga, huwag madaliin yung pagpataw ng excommunication. Ang pinaka-goal ay ma-restore siya bago siya ma-excommunicate. Kasi very, ano na yun, kumbaga sa ano, terminal na yun eh. Grace na lang ni Lord na maibalik siya pag na-excommunicate siya. Yan. Hello. Bali, parang nabasa ko yun, pas, yung part sa third bullet ng point. Every possible means of restoration should first be exerted before resorting to excommunication. Lahat. Oh, lahat. And. Yung sa ano po, excommunication, di ba, isa dun sa gagawin is not to keep company, not to even eat with them or with the person na excommunicate. Ang question ko po, di ba, yung excommunication, ano to, for members. Members. And then, meron din namang mga unbelievers na yung hindi talaga nagpa-member, lost talaga, hindi pa na-reach out. Or pwede ko rin i-include yung mga professing Christians na walang church, ng ganon. Ang question ko po, paano natin ma-differentiate yung treatment natin sa kanila? I-apply din ba natin yung not to keep company, not to eat with them, ganon? Ganda ng tanong mo, Ann. Pakisagot. Ayun, una, yung church discipline, bigyan natin ng linya. Ito ay para lang sa mga miyembro ng simbahan. Wala tayong outside of the church. Ang ating mandate ay gospel, evangelism. Sana susunod na topic yun, yung nakalagay preliminary. Ito ay para lang sa mga miyembro ng simbahan ay pagtipan. Dun lang. Now, paano yung mga visitors? Paano yung mga unbeliever? Hindi, iba yung treatment mo sa kanila sa excommunicated. Ayun yung ano ko doon. Kung paano tayo makipag-treat as a light, the world, the south. Ayun yung aking lintas. Yan. Kasi medyo technical siya dahil situational talaga.
Pero napaka ano na, napaka totoo at practical. For example, meron kang unbeliever na friend, dinala mo sa church. So paano natin siya tatratuhin? Doon ka muna sa labas, kakain kami. Parang ganun ba? Iba kang table. So, ang difference kasi niya, ito apostate eh. Identified siya na apostate. Diba? Yun yung status niya. Ang apostate, anong difference ng believer sa, unbeliever sa apostate? Ang unbeliever ay never siyang nagkaroon ng profession kay Christ. Yung apostate, nag-profess na siya na Christian siya. So, yun yung difference nun. So, while the other one, the unbeliever, is our mission field, the apostate ay na, ano na, kumbaga na, na-mission na. Pero both, lahat tayo, believers, unbelievers, and the apostate needs to hear the gospel pa rin. So, pagdating sa treatment, syempre, yung excommunicated, hindi natin siya accept sa fellowship. Hindi. Hindi rin tayo maging intentional na bisitahin natin, kumain tayo or whatever. Hindi. Hindi ganun. Sa unbeliever na win-win natin, we can have that like si Christ towards Zacchaeus. Pumunta siya sa tahanan ni Zacchaeus at nakipag-dine sa kanya. So, kailangan natin maging clear dun sa distinction. Anong difference ng isang apostate or isang excommunicated sa unbeliever para hindi tayo magkamali sa treatment sa kanila. Though both are not believers, kasi apostate, hindi, kaya nga siya nag-apostate. Diba? Pero may distinction sa treatment. Hindi na ako, kumbaga sa unbeliever na inimbitahan, bawa, loved ones natin, invite natin sa church, inestima natin sila. Pero yung excommunicated, na hindi mo papapasukin sa pinto ng simbahan. As in, sorry, until you have come to your senses and you've repented at may fruits yung repentance mo. Ayan. So, hindi rin natin sasadyain na bisitahin natin, kawawa naman. O ano, hindi. Ganon kabigat. Yung in words of Jonathan Edwards, ang quote niya is, an enemy of God. Enemy of God. The enemy of God. So, ganun yung view. Yung question ko po is, paano kung yung isang member ay nag-commit ng offense, dumaan sa church discipline, na-restore, then after ng ilang panahon, same sin, nag-commit ulit ng offense, na church discipline, na-restore, then so, paulit-ulit. Parang, how many I forgive my brothers? Ganun. Pero, ang distinction nun tala, sa akin na, pwede itong ano ni Pas, yung fruits, kasi meron siyang ano eh, meron siyang timeline. So, nag-repent, one-on-one nag-repent, sabihin natin, then after, ano, ilang months, nag-commit uli sa'yo, personal example, ako yung kaano niya, kausapin mo uli. Kapag na-win, so ganun, wala siyang ano, pangatlo mo na, ayun ang sa akin na, tapos okay, excommunicated ka na, wala. Hanggat napaprocess, hanggat nag-repent, nagko-commit, nakapag-commit, then, syempre, papasok dyan kung intentional na ba? Or unintentional? At ano yung degree ng sin? So, may mga ganong qualifiers tayo doon. Pero, ang ako nakikita ko yung bottom line is, parang kakasawa na to ah. Parang ano ah. Pero, check natin yung part natin as a Christian. In the view of God on us, na nagkakasala din tayo eh. Pero syempre, we repent. Or as long someone who love us really to tap us o kaya kausapin tayo. Pero andun pa rin yung repent. As long as andun yung repentance. Ayun yung sa akin ah. As long as, kasi ano yan pas eh. Kung ano tag ito? Case. Case yan eh. Case based siya yun. So,
Pero ako, personally, pupagsak ako dun sa question na sabi ni Pedro na hanggang ilang beses ko kailangan patawarin yung kapatid ko. 7 beses ba? No. 7 times. 7. Ayun yung simbahan. Pero ayun, pass. Ilang beses daw ba? Mag-ranking ba tayo? 7.5. Then, I agree with the Hermar, pero iyan natin. Hindi ko matandaan kung doon to nabanggit sa Deacon's Conference or isa sa mga conference sa GMA. Binanggit doon na kasi ang question mo, nag-sin, na-deal siya, na-restore, tapos after many times, nag-follow ulit. Okay. So sa pag-cascade ng church discipline, yung one-on-one, gaya na sinabi ni Herbar, kapag doon, nag-repent, tapos na. Ano na yun? Hindi natin siya, una, kayong dalawa lang nakakaalam, kailan nag-usap eh. So kung nag-repent siya doon, tapos na yun. Walang records. Clean slate, no? Nagkakaroon lang ng record pag hindi repentant. For example, doon tayo sa sin ng sexual immorality ng babae, kunyari. Ay, di. Ano na pala yun, no? Scandalous na yun. Anak bang sin? Ha? Immoralities? Di, ano na lang. Ano na? Kinupitan. Theft. May listahan tayo. Pag sisinungaling na lang, kunyari, nagsinungaling siya, na-caught siya sa kanyang lies, tapos one-on-one, na-deal naman. Yung sunod niyang pagsisinungaling ba, masasabi nating recorded, base doon, magkakascade pa yun na, pangalawang beses mo na to, iyaano ka na sa simbahan. Kasi pangalawang beses mo na nagsinungaling at nahuli ka. Hindi ganon. Kung sa unang pagsisinungaling niya, nahuli siya at nagsisi, inamin niya na nagsinungaling siya, clean slate. Nagkakascade lang yan patungo sa pangalawang yung sa simbahan. Pagka dininay niya, pero strong yung evidence na talaga siya nagsinungaling, talagang sinungaling ka at hindi ka nagsisi, iyaano ka sa church. Pagka na-expose sa church, strong pa rin ang evidence, hindi pa rin nag-repent, excommunication. Doon siya nagtutuloy. Pero kapag at the first instance ng sin, nag-repent, clean slate, pinatawad ng Panginoon yun eh. Pinatawad, patawarin na natin siya, no? May mga expedite yung sin. For example, hidden sin siya. Nagda-drugs, kunyari. Na-attempt siya mag-drugs. Tapos biglang na-expose. Nahuli. Na-bypass. Paano yun? Scandalous na kagad yun. So, titignan natin doon, kailangan magkaroon ng discernment yung church. Ito bang taong ito ay nagsisisi? No? O baka, ilang beses niya nang ginawa na hindi naman natin nalalaman. Tapos biglang nahulog ulit sa kasalanan, na-expose. So, saan yun pupunta? Scandalous sin. So, pwede ba natin kagad excommunicado na to? Huwag na. Hindi. I-apply pa rin natin yung kasi baka naman nagre-repent yung tao at the time kasi doon siya na-expose. Okay? So, ang may re-relate ko siya doon sa tanong mo, kasi parang ang dating nun, inulit niya ulit eh. Kasalanan niya ulit yun. I mean, may records tayo. Dapat excommunicado na kaagad. So, doon, again, wisdom call yun kung paano natin i-deal. Kasi very situational eh. Specific yung pangyayari. Depende sa kind ng repentance. Kasi, for example, yung binigay ko, no, addiction yun eh. Sometimes, kinakailangan ng intervention ng mga facilities. Like, may drug addiction na kinakailangan ng medical help, medical intervention. So, di depende talaga sa situation siya. But, in a sense na nagkasala, na one-on-one, nag-repent, tapos yun.
Hindi yan para, ay pastor, dati, tapos kinento mo yung offense dati, no? Wag na. No? Hindi na yun para balikan pa. No? Yung offense niya ngayon is a different story. Kasi na-deal na yun eh. Ayan. Siguro, idaglago dun pas na it is not the voice of God who called us with our sins, no? Hindi ka niya tatawagin sa past sins mo. Let us view ganun yung kapatid. Kasi one of the characteristic of love is have no records of wrong. Hindi tayo naglilista. Puno ang papel pag ganun. Pero siguro ano lang. Ako sa, may tanong ko. Sa limited avoidance po, yung ano, suspension of membership for a period of time. Tsaka yung mga, ay tama, kasi mag-fall naman dun yung ano, di ba, lahat yung hindi siya mag-vote, hindi siya ano, ayun. Yung question ko po, meron bang mga sin na ano, mag-a-apply to yung suspension of membership for a period of time, let's say for a month or more than that, na ano, meron bang mga sin na nag-repent na siya right away pero mag-a-apply pa rin yung suspension ng membership for quite long period of time. Yun po. Sabi kasi dito, check. Sabi kasi dito, the offense is used enough for strict discipline but not sufficient to deny Christian faith. So, ang tanong mo ay yes. For example, kung marital issue, bawa, sinapak mo yung asawa mo, bawa, sinapak mo si Art. Kunyari lang. Yung ano, ang tawag sa ganun, domestic violence. Ando naman eh, for sure, repentant siya and ano, may remorseful sa sin na yon. Pero paano natin mapapatunayan na okay na yung issue niya sa anger management, sa self-control? So, isang bagay, yung maobserbahan. Kaya may limited avoidance na gano'n. Dahil baka maibalik agad na hindi pa pala na... Kasi sa mga ganong cases, may mga sins na malalim yung ugat eh. Kung bakit nangyayari. No? Na kailangan ba deal? Baka pala, kailangan niya ng counseling kasi ginugulpi din siya ng magulang niya or whatever. Kaya niya nagagawa yon. So, hindi ito na-resolve sa isang upuan lamang o sa isang sorry lamang o masabing repentant. Kailangan yung mga bagay na ino-observe. Another thing, vices, mga ganon, no? Na bawa, drunkard, na-expose siya, naglalasing pala siya. Para natin malalaman kung hindi na siya maulit magsosokomb sa ganong temptation. So, ano rin ang church yon na tulungan siya na ano ba yung mga steps that we can help you sa ganito? Sexual immorality, for example, kaya nga hindi natin inaano yung long-term engagement or dating. Kasi, for example, a brother and a sister pumasok sa isang dating relationship and they fornicated. So both are sinners. I mean, both fell into sin and then exposed. Kailangan ng church discipline. Bakit kinakailangan na ano? Na magkaroon ng limited avoidance. Bakit? Example to ah. Kung talaga nagmamahalan sila, ba't di sila magpakasal? O kaya kung talagang wala silang balak magpakasal, maghiwalay na lang sila. Depende sa course of action nila. Yung kung kailan malilift yung limited avoidance dahil dun sa appropriate action nila. Follow up lang dun sa question ni Ann. Pwede bang mag-apply din dun yung case ni Rite, ni Miko kanina na paulit-ulit nagkakasala? Yung parang nag-repent siya pero ulit na naman. Parang di mo malaman kung totoong nag-repent kasi paulit-ulit. Yeah.
pwedeng mag-apply doon kung kaya nga kailangan ng wisdom call sa bagay na yun. For example, ano nga ito? Yun nga, domestic violence. Yung mga ganong klaseng cases na pagsisinungaling, yung kung habitual liar. Ganyan. Pero it may take some time to prove na okay na siya, eh, di ba? So, yung limited avoidance, to answer the question, yes, there are those cases na ganun yung nangyari. And those kind of sins na hindi siya nasasagot ng pinatawad na, naghingi ng tawad, tapos ng usapan. Paano kung ano, adultery, no, yung nagkaroon ng kabit, o hiniwalayan na, o paano ito malalaman kung nagkocontact pa ba sila o hindi na, di ba? So, may mga ganong cases talaga. I have a different question. Sa iba naman. Yung ano, modes of corrective discipline, yung arbitrated settlement. Yun nga, yung church discipline na one-on-one muna, tapos magsasama ng isa, and then i-expose sa church. Paano kung ano, tayo, outreach tayo nung una, tapos ngayon, covenanted na tayo. Yung mga panahon na hindi pa natin alam pa paano i-apply to ay may nag-confess ng sin. Ay, kinonfess na yung sin ng kapatid niya sa harap ng madaming kapatid. Agad. Yun. Tapos paano ngayon i-address yun? Na pangalawang step agad siya pumunta. Or parang pangatlong step agad siya pumunta. Yung ganun, yung parang yun yung una niyang ginawa. Dapat ba ikaw ay gagawin mo yung nalaman mo na yung tama, kukonfront mo siya one-on-one or public na siyang i-deal. Ayun, hello. Ayun, magpo-fall ako sa una. Babalikan natin 'yon, yung scenario natin. Kung yung scenario na binigay cases is outreach pa tayo. So, babalik tayo na magpapamembro siya para ma-process talaga 'yon. Kasi pang church discipline is binibigay lamang sa mga miyembro. Yung ano ko doon. Outside, kahit attender siya na matagal na, pero hindi siya miyembro. Pero dahil nga wala tayong covenanted, tapos may ganun tayong pinapractice. Because ayun yung benefit siguro, sasabi ko na covenanted tayo. Parang in my view, parang paano yung simbahan na hindi covenanted nag-practice ng church discipline. So, ganun siya nakikita. Ay, bali yung anong ang pass. Ang sabi sa akin ni Pastor Joseph dyan, kung ang isang outreach tapos yung mga attendees, yung congregation ay willing magpasakop sa authority ng outreach, hindi pa church, eh, ng biblical way of discipline, that's good. Kasi sabi nga natin, di ba, hindi natin kailangan maging isang iglesia bago pa natin i-practice yung tamang paraan. Kaso, very loose yun. Wala tayong control over it. For example, gusto umalis ng tao, wala tayong, ano, ayaw i-confront yung issue, yung sin, wala tayong magagawa doon. So, ang difference ngayon, you can't help but face the music. Kasi covenanted, eh. Diba? So, pagka ganun, makita natin na may matututunan tayo. No? Kailangan talaga ng covenanting. kailangan mo covenant kasi outside the church, walang ano eh. Walang accountability eh. Anytime. Kahit anong gusto mong
sa madaling salita, nalalapastangan din yung ano, katawan ni Kristo kung ganun. Kasi kung we are as an outreach, but we are in the sight of God, the invisible church. Natatanda niyo yung visible sa invisible church? Okay? In the sight of God, we are the visible church. But in practicality, we are an outreach. Not yet a church. Nalalapastangan na yung katawan ni Kristo kasi ang invisible church ay part ng body ni Christ. So, napaka hirap na pagdaanan. May mga cases sa ARBC na nagpapataw sila ng mga disciplinary actions. Kung daw nagkakamali, may mga disciplinary actions na nangyayari out nung hindi pa sila church dahil nagsasubmit. Pero, ano yun? Dahil nagsasubmit. Paano kung hindi nagsasubmit? Wala tayong habol. Kaya nga, ang ano doon ay kinakailangan talaga ng counsel from oversight. Kinakailangan ng graciousness, maging maingat. Kasi hindi, lalo pag hindi natin alam pa yung mga dapat gawin. At graciousness din sa part ng offended party or offending party at sa lahat na hindi pa tayo ganap. Ibig sabihin, kahit ngayon na ano tayo, covenanted na, maghunos-dili tayo na mag-expect tayo na na-figure out na natin lahat to. Hindi. Every Sunday, struggle ako paano i-administer ang Lord's table. It's a struggle. Diba? Mahirap siya. No? So, kung ibabase na natin to kagad sa, bakit yung church na ganito? Okay na sila. To, huwag. Huwag. No? Ang pinipintasan natin, katawan na ni Kristo. Hindi. Ingat na tayo dyan, no? Dahil kung ibabangga natin yung iba natin nakita ng mga ideals ng mga churches or practices, ingat tayo na huwag nating mapulaan ang katawan ni Kristo. Ayan. Tayo dyan. Luto na ba yung ano? Goods na. Goods na. Okay. Mukhang wala na, brother. Wrap up. Message yun na lang. Sayang, may discussion question ako pero okay na yun. Ayun po, maraming salamat sa mga nagtanong. Sobrang nakatulong yung ating mga insight din. Sa participation ng lahat, ganun din po. Pwede naman po tayo magtanong pa rin after nito. So, i-close po natin yung ating studies. Aming Ama, Diyos na mahabagin, maunawain, puno ng grasya, kami nagpapasalamat na kami ay sinamahan mo, aralin ng itong church discipline, na mandates ng simbahan. Hindi ito masaya, makita, Panginoon. Kinagagalak, Panginoon, ang bawat isa kapag may napupunta dito. Hindi, Panginoon, tulungan mo kami, Panginoon, na ma-handle ito sa bawat issue na may kasipagan, Panginoon, at Panginoon, i-handle, Panginoon, na maayos, Panginoon, at higit sa lahat, Panginoon, ito i-handle na nakaayon sa iyong salita. Bigyan mo kami, Panginoon, ng karunungan, katalinuhan, Panginoon, at ang grasya, Panginoon, na ipapakita sa mga kapatid na mag-undergo, Panginoon, hindi man ngayon, kundi sa mga darating na panahon. Panginoon, muli kami nagpapasalamat sa umaga na ito, sa namin natapos sa pag-aralan, na way wala ibang may taas kung hindi ang pangalan lamang ni Kristo, Panginoon, at Diyos sa kapagligtas. Amen at amen.